Gusto mo bang kumita ng hindi nahihirapan? Yung malaki ang kita? Oo. Eto, subukan mo to. Ayan. Simulan natin sa isang kutsara ng harina, tapos unti-unti mong ilagay yung 1 cup ng tubig. Kailangan kasi unti-unti hanggang malusaw yung harina. O, kapag lusaw na lang maigi yung harina, tsaka pwede mo nang ilagay yung buong 1 cup ng tubig. Nakasinti na yung kalan nito ha, mga medium o high heat. O ganun. Ayan, tsaka mo ilagay yung 4 na kutsara ng toyo. Haluin mo lang hanggang sa lumapot. Hindi, hanggang sa kumulo, ganun. Pero gradually naman ang paghalo niya para di ka mangalay, syempre. Kasi sauce lang naman to. Ang hinahabol natin dyan, hindi mamuo yung harina, kaya pwedeng gradually. Ang nilagay ko na yan, 4 na kutsara na asukal. Ilalagay lang yung asukal kapag kakumulo na itong sauce natin. Tapos halo lang ulit, gradually. Oo, hanggang sa kumulo. Kasi nga, ang ingay ng aso, ang ingay na sa paligid ko. Ano ba? Nagugula na yung utak. Oh, basta yan, kapag kakumulo ng maigi, pwede mo na itabi muna pansamantala yan. Ay, naka pa. Opo. Ayan, 3 tokwa yan. Hinati ko yung bawat isa ng tokwa sa 4. Kaya ang katumbas niyan, 12 pieces. O, 12 pieces ang magagawa. Tapos tabi mo lang pansamantala yan. Maganda ka ng pinggan. Ayan, may langgam pa yung akin. Tinanggal ko na. Tigok na yung langgam. Ayan, sa breadcrumbs, depende yan sa dami ng kailangan mo. Oo. Kung matako ka maglagay ng breadcrumbs, eh di madami, kailangan mo basta. Oo, pero ako halos kalahati lang ang nagamit ko. Nung lalagyan na yun, 80 grams yun eh. Tapos maganda ka na rin ng isang itlog. Ang ginamit kong itlog, XL eh. May sumobra dito, sayang. Kaya pag ikaw ang gumawa, small na lang gamitin mong itlog na size. Oo, ganon. Yan, batayin mo, syempre. Pagkatapos nun, maganda ka naman ng harina. Sa harina, huwag masyadong madami. Oo, tansyahin mo. Huwag ka masyadong magtatambak ng harina ng mga rekado kasi pwedeng masayang. Oo, hindi mo na pwedeng gamitin yan sa susunod mo paggagamitin, masisira na yan. Yan. Balutin mo lang ng harina yung tokwang mga hiniwa-hiwa natin kanina. Ganon. Kailangan kasing balutin ng harina yung tokwa bago mo balutin ng itlog para siguradong hindi hiwalay yung coating niya, yung breadcrumbs at yung egg kapag ipiprito mo. Oo, kasi para maging magaspang at merong kakapitan yung egg at yung breadcrumbs. Ganun. Kaya kailangan balutin ng itlog. Ay, ng harina pala. Ayan. Pagka nabalot mo na ng harina, tsaka mabalutin ng itlog. Ayan. I-dip mo sa itlog. May susobra dito eh. Oo, sayang. Pero, kapag ikaw naman gagawa, siguradong higit pa naman sa 12 pieces ang gagawin mo, diba? Kaya, hindi naman sayang yan. Basta ikaw na bahalang magtansya. Ganun. Tapos tsaka mabalutin ng breadcrumbs. Oo, napakadali lang to. Baka may mag-question, bakit? Baka matabang yan. Bakit walang ibang, walang ibang timpla, walang ibang pampalasa? Sinasabi ko sa'yo, okay lang yan. Oo, kasi yung sauce mismo ang magbibigay ng lasa dito. Kasi kapag nilagay mo na iba pang pampalasa yan, masyado nang maalat. Oo, kaya... Pero ikaw naman, kung gusto mong lagyan pa rin ibang pampalasa, ikaw ang masusunod, o ikaw naman kakain. Basta ako, ayoko lagyan. Oo. Yeah, tapos iprito mo lang yan sa mainit na apoy hanggang sa mag-golden brown. Ganon. Yung standard recipe at siya costing kasunod ng taste test. Bandang dulo ng video. O ganon. Lagi naman nandoon. Oo, kasi syempre, diba, minsan doon mo malalaman kung pinapanood talaga ng buo yung tutorial mo, diba? Kapag nagtanong, ibig sabihin, hindi pinanood hanggang dulo. Ganon yun. Oo. Yan, ganyan lang. Kahit siksikan mong lutuin yan, hindi, walang kaso dyan. Oo, ganon. Mapiprito at mapiprito yan, mag-golden brown pa rin yan. Mabilis naman kasing maluto ang tokwa, o kaya keri na yan. Yan, tapos naglagay lang ako ng tissue sa pinagpapatungan ng ating, ano, tofu fillet, kasi nga, mamantika. Tapos ayan, nung pinlating ko na, wala nang tissue. Tapos pinlating na rin natin yung sauce. Ayan, yung costing ko pala dito, wala nang lalagyan. Per pieces na lang at saka per sauce yung nasa, ano, ang ingay. Ayan, sa costing kasi, yung parang mga sa mga karinderiya, pagbibili ka, pina-plastic na lang. Ganun. Pang ganun yung, ano nito, costing. Ayan, ito na yung standard recipe at saka costing. Ikaw nang bahala, kamos ka. Basta magkaiba tayo ng malamang ng costing dahil magkaiba tayong pinagbibilihan. Sige na, goodbye, good luck, love you.